Uy, mga ka-Infinix! Este mga ka-Dreamers! Dumating na ang pinakahihintay! Sino-sino sa inyo ang nakapag-pre-order? Parang kailan lang Infinix Note 7 yung ina-unbox ko, no? After 5 months, nandito na si Note 8. Swerte mga nakapag-pre-order dahil meron silang gift set from Infinix. Nagtataka lang ako, late yung announcement ng Facebook page ng Infinix Mobile. Kasi nauna mag-announce ang Infinix Concept Store dyan sa SM Annex. And ito na nga muli magpapasiklab sa atin, si Infinix. Excited ako i-share sa inyo guys ang experience ko sa Infinix Note 8. Nako, 50-50 to. 50 gaming experience, 50% media. Sa mga nagbabalak palang bumili ng Infinix Note 8 or sa mga existing users ng Note 7, sulit nga ba mag-upgrade? Tara, let's bagets guys! Kahit quick unboxing review lang to, i-highlights ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong malaman sa Infinix Note 8. What's up mga ka-trippers? Ako po si Jorel Ramirez and this is our quick unboxing review of the new Infinix Note 8. Pa lang, ay aakalain mo ng Infinix Hot 10 si Note 8 dahil talaga naman may similarity ito sa box ng Infinix Hot 10. Sa likod, makikita natin ang kanyang quick specs. Lifting this box, ay bubungad kagad sa atin si Note 8. Next, makikita natin ang white box na ito at sa likod niyan guys, makikita natin ang SIM ejector pin. Inside this white box, makikita natin yung mga documentations niya. Warranty card, and may free jelly case siya mga ka-trippers. Siyempre, meron din siyang screen protector. Yun lang guys, hindi pa siya naka-pre-installed ha. Next, ang kanyang 18 watts charger brick. Hopefully this time, wala na siyang issue. At ang pinakihintay ng lahat, yes, USB Type-C na siya mga ka-trippers. And meron siyang kasamang earphones. Nice. Si Note 8 ay may 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Ang Infinix Note 8 ay may tatlong kulay na pwedeng pagpilian. Gypsy, Iceland Fantasy, and Silver Diamond. Okay mga ka-trippers, tip lang. Sa mga bibili pa lang, ang pinaka-bonggacious color ng Infinix Note 8 is yung Iceland Fantasy. Napakaganda nito guys. Katunayan guys, etong Iceland Fantasy yung pinaka-konting color na lumabas sa early release. Pansinin nyo guys yung mga early reviews ng Note 8, kahit yung mga YouTubers sa ibang bansa, laging Deep Sea or Silver Diamond lang yung mga phones nila. And makikita nyo naman yan sa mga commercial ad ng Infinix. Kahit i-check nyo guys yung mga resellers online, marami na ako nakikita nagbebenta ng Infinix Note 8 online. Check nyo yung mga resellers na yan. Laging Silver Diamond and Deep Sea. Benefits guys sa mga ganitong color, kagaya ng Iceland Fantasy, mas mataas yung market value niya. Mas mabilis mo siyang mabebenta in time sa maayos na presyo. At higit sa lahat, syempre, magandang nakakuha mong color. Napansin ko rin guys na hindi siya ganun kabilis kapitan ng mga smudges. Elegant talaga ang design ng Iceland Fantasy color ng Note 8. Talagang aakalain mong flagship phone ito sa malayo at sa malapitan. Sa likod guys, makikita natin sa may bandang baba ang Infinix branding. Sa left side naman guys, nandun ang power button and fingerprint scanner along with the volume rocker. Sa right side naman guys, nandun ang SIM tray. Meron siyang dedicated dual SIM tray at micro SD card for expandable storage. Sa taas guys, wala lang, plain lang. At the bottom, makikita naman natin ang USB Type-C port, ang 3.5mm headphone jack, and the primary speaker. Si Infinix Note 8 ay may dual speaker. At kagaya ng Infinix Note 7, DTS na din ang sound system ng Note 8. Ang Infinix Note 8 ay may 6.95-inch HD plus IPS display. Yun nga lang guys, kagaya ng display ng Infinix Note 7, 720p pa rin ang resolution ng Infinix Note 8. On the top front, mga ka-trippers, makikita natin ang dual infinity O display. Meron siyang 16 megapixel and 2 megapixel for depth. Sa likod naman guys, you'll get a quad camera with a quad LED flash setup. This time guys, naka 64 megapixel na ang Infinix Note 8. Sa display guys, mapapansin nyo, may konting improvement tweak na ginawa ang Infinix sa Note 8. Mas crisp na ang mga icons ito compared sa Note 7. Guys, ang laki din ng Note 8, hindi kaya ng isang kamay lang. Pero may malaking advantage ito when it comes sa media and gaming. Bukod sa matagal ang battery life ng Note 8, impressive ang viewing experience niya guys. Masarap manood at mag-movie marathon sa Note 8 guys. Okay yung viewing angle niya dahil bukod sa magandang outcome ng colors niya, maganda rin ang sound system ng Note 8. Sa gaming guys, as expected, kung pinabilib kayo ng Note 7 sa performance niya sa gaming, tiyak na mauulit yung feeling na yan. Dahil gamit ang gaming processor na Helio G80 na nakamali G52, smooth at wala kaming na-experience na any lags sa gaming kahit naka-high settings pa ito. Mga 1 hour and 20 minutes of playing guys, medyo may mararamdaman ako yung ng konting init sa phone. Pero hindi naman okay kagaya ng Exynos. Sakto lang.
sa camera performance, guys, even may nagustuhan ko sa Infinix Note 7 on. For a budget phone, guys, merong feature sa Infinix Note 7 on na anti-video or ultra-steady sa iba na bihira mo lang makita sa mga budget phones. This time, guys, hindi na anti-video ang makikita natin sa Note 8. Ultra-steady shot na ang ginamit nilang term kapalit ng anti-video. And as expected, guys, during our video test, maganda ang ultra-steady shot features para sa isang budget phone na kagaya nito na may ganitong features. Sulit na sulit sa budget si Infinix Note 8. Yung mga ganitong camera features kasi, guys, usually makikita lang natin yan sa mga mid-range phones category. Kadalasan ang mga 8K price phone, bihira yung may mga EIS features or yung mga ultra-steady. Kagaya na lang ng Poco M3, walang EIS si Poco M3. Pero itong Note 8, guys, bukod sa default EIS na meron siya, may option ka pa for ultra-steady features. During night video test na ginawa namin, guys, medyo sablay yung ultra-steady shots ni Infinix Note 8 sa mga low-light areas. Napansin namin na medyo nag-ghosting yung results sa mga shots namin. And yun nga, I noticed na hirap siyang maka-adapt pag low-light scenarios. Pero sa front video testing na ginawa namin during night video test, working din ang ultra-steady ng Note 8. Decent naman ang colors niya, guys. For its price, the best pa din to compared sa ibang brand. When it comes sa photos, guys, maganda ang mga results ng shots namin sa Note 8. Kahit nasa low-light area, kayang mag-produce ng magandang shots ni Note 8. Sa macro shots, guys, para sa amin, same results lang siya kagaya ng Note 7. May mga times na nade-defocus at kulang sa colors. But with the right angle and magandang lighting, kaya ng Note 8 mag-produce ng mga magagandang photos. Sa selfie, guys, okay din ang results ni Note 8. During daytime, guys, maganda din yung mga results sa mga shots namin using the Infinix Note 8. Ang Note 8 kung isaset mo siya sa 2K video recording. Ni-testing din namin, guys, during daytime ang bokeh effect video features ng Infinix Note 8. Merong super night mode features si Note 8. Sa super night features niya, guys, sakto lang. Para sa akin, guys, mas maganda yung night mode features ng Redmi Note 9 Pro and ng Poco X3. Katrippers, kung mahilig kayo sa mga beauty app, hindi nyo na kailangan mag-download pa niyan. Dahil full equipped na ang camera features ng Infinix Note 8. Meron ding slow-mo features sa Infinix Note 8 kagaya ng Note 7. Bago ko makalimutan, guys, sa pan-opening ng Infinix Note 8, pagbukas sa pagbukas nyo pa lang ng phone, meron na kagad kayo matatanggap na system updates. And take note, guys, meron din kayo mapapansin dyan ng mga bloatware apps pre-installed sa Infinix Note 8. Though may option naman kayo, pwede nyo naman siya i-uninstall. When it comes to navigating ng apps, again, dahil malaki siya, ideally two hands mo talaga siya gagamitin. Smooth siya, mga ka-trippers. No lag. Sakto lang for 60Hz refresh rate. So charging time, guys, from 0 to 60%, more or less mga 53 to 55 minutes ang inabot. For full charge, guys, mga 2 hours and 23 minutes. Yung fingerprint scanner naman niya, guys, para sa akin okay siya, mabilis. Out of the box, guys, si Note 8 ay naka-Android 10 pa, running with the XOS 7.1. Okay, guys, malamang tanong ko ng madami sa inyo. Sulit bang i-upgrade ko pa ang Note 7 ko para sa Infinix Note 8? Well, real talk, guys, para sa akin, guys, oo naman. Hindi naman kasi milya-milya yung layo ng price niya coming from Note 7 to Note 8. Eto, guys, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sa ka-trippers, we value your hard-earned money. Ayaw namin na basta-basta bumili na lang kayo dahil ginalingan ng YouTuber mag-voiceover at ginalingan nila doon sa mga test shots na ginawa nila or mausa yung pagkaka-unboxing nila or pagkaka-edit nila. Maraming ganyan dyan, guys. Ang masasabi ko lang, guys, malaki ang impluensya ng isang tech vlogger sa mga viewers niya. Kadalasan dyan, guys, kahit may sarili na kayong desisyon kung anong bibilin yung smartphone, nape-persuade pa kayo last minute ng mga tech vlogger. Even me, na-experience ko yun. Nung hindi pa ako nag-unboxing, guys, may pinunood akong isang vlogger. Daming subscribers. And dahil nga puro sarili niyang highlights yung pinakita niya doon sa smartphone na yun. With the matching of editing doon sa content niya, plus the fact na marami siyang subscribers, nape-persuade pa rin ang mga tech vlogger na OA yung mga viewers niya. Yung iba kasi pera-pera na lang eh. Ang mas lalong mahirap pa dyan, guys, pag yung tech vlogger na favorite mo, sponsored phone yung ina-unbox niya. Siguradong-sigurado na yan na yung result ng unboxing review niya dahil sponsored brand yan, puro positive highlights lang ang sasabihin yan.
magbanggit man niya ng downside or negative dun sa phone, gagamit niya ng choice of words na hindi makaka-affect sa mga consumers. Eh, di bali na lang na wala tayong sponsored phone, guys. Malay nyo, dumami pa yung taping ko sa GMA 7. More projects ngayon 2021. Eh, makakapagtabi tayo ng pakunti-kunti. At mauulit natin yung smartphone giveaways natin. Kahit sa malita paraan, eh, makatulong kami sa inyo. And again, congratulations to sa nanalo ng ating Poco M3, si Marvin Orpila. Nagpadala siya ng video sa atin, guys, hindi ko pa napopost eh. But going back sa topic natin, guys, kaya lagi kong paalala sa inyo, guys, manood din kayo sa iba. Huwag lang sa isa. Mararamdaman nyo naman niya pag binobola na kayo eh. Minsan sa thumbnail pa lang kita nyo na. Ihuli nyo na akong panoorin. Manood din kayo sa iba, guys. Bigyan nyo ng chance yung mga bagong tech vloggers, guys. Kadalasan, guys, mas ginagalingan ng mga yan. Again, okay bang mag-upgrade from Note 7 to Note 8? Oo naman! Aba, kung naingatan mo naman yung Note 7 mo, maibebenta mo ng may justice yan. Saka ka magdagdag ng 1,000 to 1,500 para sa Note 8. Hindi naman ganun palayo yung presyo, guys. Ang okay naman kasi ng ibang tech vlogger dyan, may masabi lang kunyari concern. Iintindihan ko sana yung pagiging concern nila kung ang pag-uusapan natin eh high-end brand na flagship phone. So going back, kapatid, kung mag-upgrade ka from Note 7 to Note 8, go kapatid, okay na okay yan. Hindi ko po kayo i-hype para magsayang ng pera. Maganda to, guys, kilala nyo ako pag pangit yung phone, light na light yan. Kahit magalit sa akin yung mga fans ng smartphone na yun, sasabihin natin yung totoo kung ano yung kailangan malaman ng viewers at consumers natin. Sulit ang pag-upgrade mo kung galing ka ng Note 7 to Note 8. Overall, it's a step up kung galing ka ng Note 7. May experience mo ang USB Type-C, 64 megapixel, meron kang gaming chipset na Hilo G80 at may experience mo yung dual speaker niya and yung dual camera on the front. At maganda talaga tong Iceland Fantasy ng Note 8, guys. Sana ito yung mabili nyo. And that's it for now, guys. Hinabol ko lang talaga tong unboxing ng Note 8. Ako po ay kailangan ng mag-ready ng aking mga gamit para sa aking upcoming taping sa GMA 7 sa pinakabagong teleserye nila, guys. Medyo matagal-tagal yung quarantine natin, guys, sa location, 21 days. Paala na kung paano ko yung ma-update. Guys, pasensya na sa mga pagkukulang ko ha. May nakalimutan po ako or hindi nyo nagustuhan sa aming unboxing review. Peace, kapatid! Pero sa mga loyal and open-minded kong subscribers, guys, maraming salamat sa tiwala nyo. Kamakailan lang may nabasa akong feedback dyan or may nabasa akong comment dyan, sabi niya sa akin, I deserve a million subscribers. Wow! Masaya po ako sa nabasa ko na yun. And sa mga laging nandiyan dyan, pagkaka-upload ko pa na ng video, may mga nagko-comment na agad. Yung nag-comment na yun, grabe, made my day. Pinagmalaki ko yun, ha? Pinakita ko yung kanin-kanino. And bago ko makalimutan, guys, kung bibili kayo ng Infinix Note 8 at within Metro Manila lang naman kayo, aba, tumiretso na lang kayo sa kauna-unahang mismong concept store ng Infinix. Diyan, mga ka-trippers, sa SM North Annex. Ang babait ng staff dyan, guys. Hanapin nyo lang si Crisia. Nandyan din si Marvin. And si Daddy Poy. Yan, yung mga name na yan. Hanapin nyo, Crisia, Marvin, Daddy Poy. Yan, i-assist nila kayo, guys. Sabihin nyo lang, ni-refer kayo ni Katrippers, Jorel Ramirez. Ayan, oh, isa tayo sa mapalad na nabigyan ng premium gift set ng Infinix Note 8. Kaya shout out dyan, guys, sa SM Annex Infinix Store. Guys, thank you. At kahit hindi pa official launching day ng Infinix Note 8, nakuha agad natin ang ating Infinix Note 8. Gusto nyo bang iparaffle ko na lang to? Ito. Hindi yung phone, ha? May pagbibigay na tayo. Yun, kawawa naman. Ganito na lang, pamimigay natin to. Dating gawin, kung bago ka lang nanonood sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click mo yung bell button na yan. Tapos mag-comment ka lang dito sa mismong unboxing namin ng Infinix Note 8. Siyempre, huwag mo na makalimutan mag-like to sa Facebook page namin, Katrippers. Okay guys, kita-kits tayo ulit. Hanggang sa muli, ako po si Jorel Ramirez. To God be the glory.